Hello guys, welcome back again to my channel. For today's video, itatry natin na i-review itong bagong inverter aircon ng Astron. Yan nakalagay dito, Astron Smart Inverter Aircon. So far ata, ito pa lang yung pinakaunang real inverter talaga na nilabas ng Astron. Kasi yung mga binibenta niya ngayon o yung dating binibenta niya, inverter grid lang or inverter class. So meron akong video dyan kung ano yung pinagkaiba ng real inverter, inverter grid tsaka inverter class. Tingnan nyo na lang sa mga video ko dyan sa channel ko. Disclaimer lang muna, hindi ako expert. Ang mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa mga na-search ko tsaka sa mga na-experience ko. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, pakicorrect nyo lang ako sa comment section. Kung meron kayong mga suggestion or question or gustong paggawa ng content, ilagay na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong mga videos. Yan. Padala tayo dito sa bagong window type smart inverter aircon ng Astron. Bali, itong video na to, titingnan lang natin yung specs ng aircon na to tsaka yung itsura ng aircon. So wala tayong actual na aircon talaga. So tignan lang natin, mag-base lang tayo dito sa pinos nila mismo dito sa Lazada. Ito yung mismo yung shop ng Astron para legit yung mga specs na ibibigay ko sa inyo. Tapos sa last part ng ating video, sasabihin ko yung opinion ko kung okay ba itong aircon na to or i-consider nyo lang yung ibang brand ng aircon saka model ng aircon. Okay? Yan. So, start tayo sa taas. Yan. Ito yung model niya. Yan. Kung gusto nyo i-search. Pero itong link na to ilalagay ko sa description. Kung gusto nyo umorder or kung gusto nyo munang makita yung specs mismo ng aircon. Okay? Yan. Ito yung model niya. Kung gusto nyo i-search sa Google, lagay nyo lang yung Astron tapos itong model niya. Ito nga pala ay 1 horsepower pero available siya sa 2 horsepower tsaka 1.5 horsepower. Okay? Yung price niya ito, 17,999. Tapos meron siyang standard delivery fee. So yung account ko sa Lazada, hindi siya naka-login. I-login nyo na lang yung account nyo para makita nyo kung magkano yung standard delivery fee sa lugar nyo. Okay? Yan. Bali, sa price nyo to, sa tingin ko, ito yung pinakamura na 1 horsepower window type inverter na aircon sa market ngayon. Kasi dati yung TCL, yung bagong window type aircon na nilabas kailan lang nung TCL, yun yung pinakamura. Nasa 19,000 or 20,000, ganun, depende na lang sa seller. Pero sa Lazada nakita ko nasa 19,000, merong mga ganun na price na nakapost sa Lazada. Tignan na lang kung nagmura ba o nagmahal. Ngayon ay May 20, so baka sa mga susunod na mga araw baka magmura yon or magmahal. Depende siguro sa seller kung sa depende sa seller kung imamahal niya yung aircon niya or umumura. O depende sa market. Okay? So ngayon, punta tayo sa baba. Tignan natin yung specs. Yan. Ito yung specs niya. Astron 1 horsepower window type inverter aircon. Real inverter. So nilagay nila na real inverter. Kasi nga yung mga dating binibenta ng Astron yung mga inverter grade lang or inverter class. Yan. Nakalagay dito, save up to 60% energy. So yung 60% na to, kung kukompare mo dun sa non-inverter, tsaka inverter class, tsaka inverter grade, kung kukompare mo tong aircon na to, ay makakatipid ka ng 60%. Okay? Tapos nakalagay din dito, smart, can connect to mobile app via Wi-Fi to connect aircon. So itong aircon na to, meron siyang features na pwede mo nang makontrol using your mobile phone. So mamaya sa baba papakita ko kung ano yung pwedeng makontrol mo dito sa aircon na to using your mobile phone. Okay?
whisper quiet operation. So sa ngayon, sa market natin ngayon, sa mga nagbebenta ng mga aircon, especially dun sa mga window type inverter, ito yung pinamamarket nila ngayon, yung tahimik yung aircon. Kasi yung hinahanap ngayon ng mga consumer, especially sa mga aircon, na yung hinahanap nila yung tahimik na aircon. Okay? Ito yung recommended na room na pwede yung aircon na to, yung sukat ng room, ito, 18 to 22 square meter. So kung pasok dito yung room mo, pwede itong aircon na to. So nakalagay din dito, with remote control and timer function. So meron siyang remote. Papakita ko mamaya kung ano yung itsura ng remote. Yung refrigerant niya, ito nakalagay, R32. So okay yan, ito yung pinakalatest na refrigerant ng aircon na nilalagay nila ngayon sa market dahil ito yung environment friendly at saka mabilis daw magpalamig at saka mababa yung global warming potential niya. Yung watts niya ito 950 watts yan. Tapos yung itsura niya elegant design daw. Okay, mamaya papakita ko yung mga photos sa baba. Yung warranty niya 5 years warranty on compressor, 3 years if commercial use, tapos 1 year parts and service. Yan. 5 years yung sa compressor, yung warranty niya, tapos yung parts and service ay 1 year lang. Okay? So yung itsura ng aircon nito, yan, yan yung front niya. So kung familiar sa inyo, yan magkamukha sila ng TCL, yung bagong nilabas ng TCL kailan lang. So ito yung TCL, papakita ko. Yan. Yan, di ba? Kamukha sila. Yan, di ba? Yan yung brand lang yung pinagkaiba nila at yung butas dito. Ito bilog-bilog. Tapos ito, ganyan yan. May slide na pahaba. Okay? Yan yung... Tapos ito, merong inverter dito. Yung sa Astron. Ito, wala. Ewan ko lang sa actual kung meron dito. Tapos blue din yung button niya dito. Ito din, blue yun din yung button. Yan. Baka isa lang yung manufacturer nito. Paki-comment na lang sa baba kung sino yung merong alam na isa lang yung manufacturer nito, pero sa tingin ko isa lang. Okay, kasi magkamukha sila yun. Okay. Sa baba tayo. Ito, introducing a smart way to keep cool and comfortable at home. Real inverter technology. Up to 60% energy savings. Yan. Worry less about the cost of electricity versus non-inverter and non-inverter class aircon. So yan, sinabi ko kanina, kung kukumpare mo dun sa non-inverter at inverter class na aircon na binibenta nila or yung mga nasa market ngayon, makakasave ka ng 60%. Okay? Yan, quiet daw siya, pero walang nakalagay dito kung ilang decibels. Sana nilagay nila. Okay. Babay na dito. Yan. Less noise versus typical window PCs, so you can sleep chill and work better at home. Yan, okay daw to sa pagtulog dahil nga tahimik siya, chill daw. Tapos special din sa mga nagwo-work at home, lalo na yung mga tumatawag, yan, para tahimik. Tapos nakalagay dito unique U-shape of AC body, sabi niya, allows for better insulation against noise. So kung titignan natin mamaya, kasi nakalagay dito new shape, yung alam ko kasi na U-shape, ganito yung aircon. Test natin yung sa Midea, nakita niyo na ba yung U-shape ng Midea? Mapapakita mo ito kasi U-shape nakalagay, pero U talaga siya. Ito. Ito, gitin nyo. Letter U siya. Ito, parang hindi. Mamaya, papakita ko sa baba yung sa side view ng mismong aircon. Ito muna tayo. AI technology, yan, plus app control. So yan, i-download mo lang tong Smart Life, Smart Home dyan sa mobile phone mo, tapos pwede mo lang makontrol. Ito pala yung mga pwede mong makontrol. Yung on, tapos mode, yung fan, yung air swing, yung echo, yung sleep,
timer, saka yung more. Hindi ko alam kung ano yung more dito. Yan. Pwede mong makontrol using your mobile phone. Pero wala siyang sinabi dito kung pwede mong makita kung ilan na yung nakonsumo mo. Hindi tulad nung sa LG. Yung LG kasi meron ganun. Okay. Ito, hindi ako sure kung meron ganun o wala. Kasi walang nakalagay dito. Baka wala. Okay? Baba yun nandito. Control your AC using, ito nga. So, available siya sa iOS tsaka sa Android. Yan. Ito yung sukat mismo ng aircon. Yung height niya, 33.5 cm. Tapos yung haba niya, 52.8 cm. Tapos mula sa harap hanggang sa likod, 48.1 cm. Yan, tignan nyo na lang yung butas nyo sa room. Sukatin nyo kung kasya tong aircon na to. Okay? So, yun yung, ito yung sa side niya. Hindi siya U. Hindi kamukha nito. Letter U siya. Pero nakalagay dito, ito, unique U-shape of AC body, sabi niya. Allows for better insulation against noise. So, hindi ako sure ha. Body, sabi niya. Okay, wala. Sa mga meron ng aircon or meron ng aircon na ganito or merong idea kung ano yun, mag-comment na lang kayo sa baba kung ano yun. Kasi sabi niya dito, unique U-shape yung body daw, pero hindi naman U. So baka sa loob ganun, hindi ako sure. Nandito tayo. Ito, 1 horsepower. Ito yung recommended na room. Yung watts niya ito, 950, sinabi ko na kanina. Yung cooling capacity ito, 9,495. Yung refrigerant, 32, yan nasabi ko na din kanina. So yan, available siya sa 1.5 horsepower tsaka 2 horsepower model. Yan. Ito yung aircon, ito yung remote niya. Yan. Yung remote niya, walang LCD. Okay, ganyan lang. Mga buttons lang. So sa taas, merong on and off, tapos may mute. Ito, may mode, up, tapos timer, fan, echo mode, swing, sleep, down, display. Ayan. Meron na siyang kasamang battery, dalawa. Ayan. Walang nakalagay dito kung anong size yung battery. Yung mode niya, cool, dry, fan, tsaka auto. Ano pa ba yan dito? Ito yung mga buttons niya sa mismong aircon. Ito, may fan, swing, mode, mute, filter, echo, timer, on and off. Tapos may 1 horsepower siya dito. Hindi ko alam kung buttons to, ay button to or ganyan lang. Tapos dito mo makikita yung kung anong temperature yung sinet mo. Saka yung kung ano yung mga sinet mo na kung high fan ba, yung nilagay mo kasi ito nandito. Okay? Ito yung sa likod, back view, side view, wala siyang ano, hindi man siya U-shape, sabi niya sa body, pero hindi ako sure, baka sa loob, hindi ako sure ha. Okay, ayan. Wala na, yan lang guys. Ayan. Ano nga ba yung ano ko dito, sa aircon na to, ano yung masasabi ko? Yung refrigerant niya, ay yung ano pa, yung ngayon pala, walang nakalagay dito kung ano yung EER niya. Tapos wala din yung energy label. Sinerts ko sa DOE, wala pa din doon. Baka hindi lang na-update yung sa DOE or hindi pa nila na-apply ito. Kasi wala yung EER niya. Kung ilan yung EER niya, kung mataas ba yung EER niya, wala din yung stars. So nakalagay lang dito yung mismong specs, yung R32, okay ito. Tapos yung price niya, mura. Ito yung pinakamurang 1 horsepower na nakita ko. Na window type aircon, yan, 17,000 lang. Yan. Yung warranty, ganyan naman talaga yung warranty nila, ano ba ba? Ito nakalagay naman dito, 60% energy. Masisave mo daw 60%, so malaki-laki na din yun. Yan.
Yung mga user ng Astron dyan, bigyan naman ng kami ng feedback kung maganda ba yung Astron. Yung mga user ng mga non-inverter. Kasi marami na din user ng mga Astron ngayon. Kasi nakikita ko dun sa Lazada, marami na din mga feedback saka mga bumili ng Astron. Kasi mura lang naman yung Astron. And guys, ang masasabi ko dito, kung gusto nyo i-try, kasi mura lang naman din siya, tapos inverter na siya. Kasi ito yung, sa pagkakaalam ko, no, ito yung pinakaunang real inverter talaga ng Astron. Kasi nag-search ako sa Lazada, wala akong nakita na ibang inverter talaga. Yung nakikita mo doon, yung mga inverter grid lang at inverter class, pero wala yung talagang inverter talaga. So sa tingin ko, ito yung, o sa pagkakaalam ko, ito yung pinakaunang inverter talaga ng Astron. So siguro kapag pumatok to sa market, gagawa pa sila ng mga ibang inverter. Kasi nabibigay nila ng mura. Yan. Biruin mo, 17,000 or 18,000, sabihin na natin 18,000 na to. Naka-inverter ka na. Tapos yung energy savings niya ay 60%. So sa mga nakagamit na nito, sana bigyan kami ng feedback sa comment section para yung mga interested na bumili, meron silang idea bago sila bumili. Okay? And guys, kung gusto nyo i-try, ha? Para sa akin, okay naman yung specs niya, tapos mura din siya. Hindi nga lang full DC inverter. Yan lang guys, yung masasabi ko kasi hindi pa nagamit itong aircon na to, wala akong actual na aircon. Kaya ayoko naman magsabi ng na pangit tong aircon na to kung hindi ko naman hindi ko pa man nasubukan. Ayoko maging unfair. And kung gusto niyo subukan, mura lang naman. Okay naman yung specs niya. Yung remote niya, kung gusto niyo ganito lang yung remote niya kasi walang LCD. Kung okay lang sa iyo. Tapos pwede mo na rin i-connect using your mobile phone. Yan, smart ano na din, control. Okay. Yan guys, yun lang masasabi ko. Kung gusto nyo i-try, kasi mura lang siya, tapos okay naman yung specs niya. Pero wala akong, kasi hindi pa ako nakagamit ng mga Astron na appliances. And never pa ako nakagamit. Ayoko naman magbigay ng feedback kung okay ba to or hindi. Ayoko naman magbigay ng ganun. Gusto kasi matry ko muna yung product. So yung binigay ko lang ngayon, yung sinabi ko lang ngayon, yung specs niya. Tapos pinakita ko lang yung mismong itsura ng aircon. Kasi nakita ko, nag-browse ako sa Lazada, nakita ko na parang bago to, sabi ko. Tapos nag-search ako, wala pa nga bumili, parang kapopos lang. Kasi tinignan ko to mismo sa mismong website nila, hindi pa siya nakapos. Mukhang bago lang talaga. Yan guys, sana nagustuhan niyo itong video na to. Kung meron man ako nasabing mali dito, pag-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kayong mga questions, suggestion at gusto kong pagawa ng content, ilagay na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Yan guys, kita-kita tayo ulit sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa mga nasubscribe na. Mag-question lang kayo dyan, kahit pa ulit-ulit, sagutin natin yan. Maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Bye!